Ayan, isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat mga kalingap. Muli na naman pong nagbabalik ang inyong lingkod, Janjan Official. Ayan, maraming salamat sa Panginoon at binigyan na naman tayong isang napakagandang panahon para hindi tayo mahirapan sa ating misyon na pagtulong. Kaya thank you Lord. At syempre, bago tayo magsimula sa lakad natin ngayon, nais kong magpasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nagtitiwala sa aking YouTube channel. Ayan, sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, ayan, maraming salamat po. At syempre, sa lahat po ng supporter and sponsors na nagbibigay at nagpapaabot ng tulong para kay Input, ayan, maraming salamat po sa inyo. At sa lahat pa po ng gusto pang tumulong sa mga tinutulungan natin, ayan, God bless po sa inyong lahat and more blessings po. Ayan, bago po tayo magsimula at dumako doon, muli po ay ipapaalala ko pa lang sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe na po sana kayo at pindutin nyo po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga uploads. Ayan at ang pupuntahan po natin ngayon ay yung anak ni Nanay Maylene at kakausapin natin siya para malaman din natin yung side niya kung bakit nga ba iniwan nila mag-isa doon si Nanay Maylene sa kabila ng lahat na may sakit na sa pag-iisip si Nanay Maylene, mag-isa pa siya doon kahit na may anak pa siya at asawa, mag-isa na lang ang buhay niya doon. Kaya alam, kasi may nagbabash din kay doon sa anak niya na si Annalyn. Kaya mas mabuti yung malaman natin kung ano nga ba yung dahilan, kung bakit sila umalis doon para malaman din po natin yung kanyang salubin at ang katotohanan. So yun po, tara samahan niyo po kami mga kalingap. Ano, papunta na po tayo doon. Let's go. Uy, may sumalubong na aso. Don't bite me. Chuchu. Chuchu, don't bite me. Delikado yan. Delikado yan. Baka may turok naman yan. Baka may turok. Baka tayo umaturokan. Baka tayo umaturokan pag ano tayo. Ano. Dali, may bahay sila dito. Hindi ko lang alam kung sa kanilang bahay o nakikitara lang dito. Sila na din. Kasama niya dito ata yung tatay at kapatid. Ay, may aso. Daming aso. Ay, dumaan doon, daming aso. Ayaw magpadaan. Dito lang tayo doon. Ay, ang ganda ng ano. Oh, daming bulaklak ng ano. Ano to, James? Ano to, ano? Lukban? Daming bulaklak. O, ganyan pala mamulaklak yan. Pumipat. So, ayan mga kalingap, nandito na po tayo sa bahay nila Annalyn. Ito po. Yan po ang bahay na tinitirahan nila ngayon. Ganda dito, maiwas oh. Daming nilaban oh. Ayan. Si yan po si Annalyn ay laging ipinagmamalaki sa akin ni Nanay Maylene na napakatalino nga daw na pasok daw sa lagi sa top. Sige, sige. Upo ka. Ikaw, upo. At mapatangkad pa ako. Ikaw po yung bisita. Sige na, okay lang yan. Okay lang. Upo ka na rin, kuya. Sige na, oo, maupo ako. Eh, nakakamusta naman, Annalyn? Ang alin po? Ang buhay-buhay. Actually, I'm okay, but I'm still fighting my weakness po. Ano yung weakness na yan na sinasabi mo? Ano po, si mama po and then yung family ko po. Ano po kasi? Hindi ko alam kung ikukwento ko talaga to. Sige, kwento mo lang. Okay lang yan. Ano po? Nalulungkot po kasi ako kasi si mama po, parang lagi na lang po ako natutrouble dahil sa kanya. Natutrouble? Bakit? To be honest. Nung grade 3 po ako, and nung grade 4 po ako, ano po, may nang aser po sa akin na ganun. Si mama daw, looky-looky, ganun. Ay, sana hindi po ako nakapagtimpi na sa, napuniti ko po yung nasa. Suntok mo? Ano yung sinuntok mo? Lalaki, babae? Babae po. Babae din. Ayan, listen bird kasi, wag po kasing, bully. Ayan, mali ang nabuli niyo. Ito si Annalyn, hindi na nakapagtimpi. Pero mabait na bata po itong si Annalyn. Tsaka masipag at matalino. Ikaw naglaban niya, mga yan?
Opo, naglaban. Yan po ako po naglaban na ng pagod na po. Isakit sa braso. Pero okay lang eh. Laban lang. Ano? Si Ina, itong bahay na tinitiran nyo, kanino to? Sa kuya ko po. Yan dyan po kasi kami nakikitira po. Kagawa po na may pubya po kay mama. Bakit? Paano pubya? Ano na yan? Nung sa kwento-kwento lang po nung bata pa ako, nung 4 years old po ata ako, nung 5, ano, nirapado daw po ako ng dispersus sa ulo, dyan sa may testa po. Hinampas ka sa ulo? Nang dispersus daw po. Kung bakit ka daw hinampas naman? Hindi ko po alam. Nagiging violente din pala si mama mo minsan. Mm-hmm. Lalo na po siguro po may tupa. Kasi alam mo, Annaline, si mama mo eh, may medyo may sakit sa pag-iisip. Minsan normal, minsan hindi. Ayun, kakatakot din po mi talaga minsan, pero di naman po ako so, natatakot na, sa dahil kanya. Nga sabi mo, di ba may nababasa kang comment about ano, kung bakit nyo pinabayaan mag-isa si mama dun, si mama mo doon. Ayun, anong masasabi mo dun sa nag-comment na yun? Ano po, before po kayo mag-comment ng gano'n, sana alam nyo po yung totoo nangyari sa pamilya namin. Lalo na kasi po, kakakilala lang po ninyo sa amin, gawa kay kuya dyan. So, it's mean po, bago po kayo... Bago po nyo i-comment yun, alam nyo muna po yung kwento. At ganito po kasi yung kwento na si mama po ay sinasaktan po ako ng bata ko, nagkapabyo po ako sa kanya. At yun, pinili ko pong sumama kala kuya, kala papa po, para hindi na po nyo ako masaktan. Hanggang sa parang may galit na rin po ako sa kanya. Nung 11 to 12 po ako, parang nagdamdam po ako sa kanya gawa ng pananakit na ginagawa niya sa akin. Nainggit po ako sa ibang kabataan na pa lagi nilang lagi yung nanay po nila, inalagaan po sila, samantalang ako po sinasaktan po. Kaya ayun po, bago po sana kayo mag-comment ng ganun, sana alam nyo din po sana yung kwento po. Yung side and magkabilang side, ano? So ano yun, ikaw ba may galit ka ba sa mama mo? May tampo dahil sa ginawa niya sa'yo? Itong current situation po, yung nakaraan situation po. Itong current situation hanggang ngayon? Wala na po akong tampo kay mama. Actually, awa na po yung nararamdaman ko sa kanya. Kasi kahit anong mangyari, nanay mo yun. So yun, intindihin mo na lang yung kalagay niya. Mm-hmm. Na ganun niya, may sakit sa pag-iisip mo. Gusto mo ba na mapagaling si mama mo? Actually, to be honest, hindi ko... po, siyempre ako naman po na hindi po nakaramdam ng kalinga ng isang ina. Siyempre, gustong-gusto ko po yung ipagamot si mama para naman po maranasan ko po yung ano po, yung pagpapahalag sa akin at pag-aalaga po. Katulad po ng my first mentor ko na imbis na siya po yung mag-advise sa akin, iba pa po yung nag-advise sa akin. Di ba may nabanggit ka sa akin na nung bata ka, nung baby ka, pakakalabas mo pa lang, pinaliguan ka agad? Opo, ayaw ko po kung matatawa ako, mainis po ako dun sa balibalita na yun. Ano po yun? Ano ba nangyari nun, yung kwento? Sabi po ni Papa, o sabi po nung mga nakakatanda po dito si... Batuhan daw po nun, this is, October 23, 2007, pinanganak po ako sa bahay. Uso baga po nun ang kumadrona po ba yun? Hindi, sa lying in. Uso pa baga po nun. Tapos, napanganak pa po nun, sabi ni Papa, ay siya daw po sa kayong midwife daw po. Tapos, dahil nga po butuhan, ay kailangan po ni Papa umalis ng maga. At si Kuya po yung nagbantay sa akin na kakapananghan ako pa lang. Tapos, pagka-uwi daw po, nakita na lang daw po ako ni Papa na nasa irrigation kasama si Mama. Grabe, ano? Pinapaliguan ka na? Opo. Kaya delikado yun. Yun na nga po siguro yung naging way. Kailan, alam mo ba kung kailan nagsimula maging... Sa panganay si daw po. Sa panganay na anak pa. Anong trabaho nung... Sino nagpapaaral pala sa'yo? Di ba nag-aaral ka? Anong year mo na? Grade 9 po. Grade 9 ka na? Eh na, balibalita ako. Lagi ka sa akin pinagmamalaki ni nanay mo din eh. Ano daw, magaling ka daw mag-aral, magaling ka daw sa math. Actually, slight lang po sa math. Pero tapos, magaling ka naman mag-aral talaga. Medyo lang po. Ito ang mahalaga, pasado ano. Ako nga ano, nag-aaral ako, 75 lang ang grades ko, masaya na ako. Ang sabi pa, gawin pa daw po magiging sobra sa 75.
Joke lang po. Half day lang ako nung napasok eh. Ay, whole day naman so, po ayun, ako. So, ayun, balik tayo. Ang nagpapaaral sa'yo, sino? Yung kuya ko pong panganay, tapos po yung pangalawa ko pong kuya, na nagtatayo po bilang ama sa akin kapag si Papa po ay nalalasing o kaya kapag wala po si Papa ang trabaho na siya po talaga yung nagbibigay ng mga needs ko po para po sa pag-aaral ko. Yung kuya mo ba may pamilya na? May asawa ayaw na? Po nila mag-asawa. Ah, ayaw nila mag-asawa? Bakit ilan taon na ba yung kuya mo? Yung panganay po is 13, yung pangalawa po 27. Ilan yung ano? Yung panganay ko pong kapatid is 30 years old. Ah, 13? Hindi kala ko 13. Tapos yung pangalawa po 27. Mm-hmm. Eh paano yan? Darating at darating ang panahon mag-aasawa sila pag nag-apag-asawa na sila. Sino na mag-asikaso sa'yo? Sino magpapaaral sa'yo? Lalo na pagtungtong mo ng college, paano na mas malaki ang gastos? Ito nga po yung naisip ko. Kapag nasa 18 na po ako or nasa college na po ako, maghahanap po ako ng trabaho na magiging pagtustos ko po sa pag-aaral ko pagdating ko po ng college. Ah, plano mo mag-working student? Opo, plano ko po talaga yun para din po kung sa ano po, kung may asawa na po si la kuya and then si papa at mama po is nariyan pa po sa tabi ko, maibibigay ko po sa kanila yung needs na hindi po maibibigay nila ko dahil may pamilya na po sila. Ano bang pangarap mo sana? Anong maging ano sana? Actually, di ko pa po alam. Pero pangarap ko po talaga nung bata ako maging sundalo. Di ko sundalo? Lang, di lang talaga po, ano, hindi lang talaga, hindi lang talaga pinalad sa height. Bakit naman sundalo? Na-influensyahan po ako ng papa ko, kuya ko, pinsan ko, and then yung sa ninong ko po. Bakit? Ano sila? Ano? Paano kanila na-influensya? Si papa po kasi, nagkukwento na dati daw po siyang, ano po, baga po kay dating Ferdinand Marcos po. Mm-hmm. Tapos si Kuya Joseph and... Ah, mga reserve sila. Si Kuya Joseph and Kuya Marlon po. Ay, si Kuya Joseph and Kuya Rico po, ano po. Gusto po nilang maging sundalo, subalit... Hindi nila nagawa dahil gusto po nilang matulungan yung pamilya nila na hindi naman baga po kayo dati ng ano, makapag-aral dahil wala naman din baga pong pera. Tapos yung ninong ko po is sundalo. Talagang inapan po naka-influence sa akin. Mahirap ang sundalo ng babae. Ano pero laban ka lagi sa gira, makikipagbarilan ka nun. Ngayon po siguro, tatlo na lang po yung pinagpipilian kong X na po yung sundalo. Ano na lang? HRM, teacher or doctor po. Ay, ganda yan. Kaso malaki ang tuition yan. Paano yan? Paano ka makapag-aral yan? Tulad nga po ng sinabi ko kanina. Oo, mag-ano ka talaga. Mag-working student ako. And then siguro ko po kung... Kaso mahirap yun. Kaya mo bang pagsabayin yun? And then di ko po sure. Pero kakayanin po. Level lang po. Kahit so, lang. Positive, positive thinking lang po. Malay mo, Annalyn, baka may sakaling may tumulong sa atin. Baka may mag-sponsor ng scholarship sa'yo. Malay mo, malaking pagkakataon yun para matupad mo yung ano mo. Malay mo, maging doktor ka, matulungan mo si papa at si mama mo. Ano? Sana eh, nakamusta naman si mama mo doon? Hindi ka ba nalulungkot na nag-isa lang si mama mo doon? Siyempre po, actually nalulungkot naman po dahil hindi ko po siya kasama. Lalo na po kung lagi na kailangan ko po gabi-gabi na yakap ni mama dahil madalas po inaabot po ako ng anxiety. Ano, ina-anxiety ka? Opo. Pero kaya ko naman po lagpasan kahit pa paano. Bakit kinakain naman, ko na lang. Anong... I mean, kumakain na lang po ako ng baraon para mawala-wala yun. Pero ano naman, magaling na bata ka naman, masipag, matalino, marunong. Actually, di po ako masipag. Naglalaban, dami mga nilaban. Hindi ko po tinotolerate na masipag ako dahil lumaba po ako. No chase lang naman po kasi. Wala po maglalaba, ako lang po talaga yung babae sa bahay eh. Ganun na din yun. Pero kailangan mo talaga magsipag. Ayaw po. Kailangan ko po talaga. Sometimes lang namuta, I'm lazy po. Ano nga ang pangalan mo? Ano, Annalyn? I'm Annalyn Aragon Aceron po. Ilang taon na si Annalyn? 16. I'm turning 16 po this coming October 23 po. Ayun, mga birthday ka na pala ngayon. Layo-layo pa po. Ngayon, Annalyn, may dala pala ako ditong ano, grocery sa'yo. Pasensya nyo na. Uh-huh. Thank you po. Magkano pa lang ano, ginagastos mo araw-araw pagpapasok mo? Sino nagbibigay sa'yo? Si kuya mo? Sometimes po si kuya, sometimes si mama. Sometimes sa purpose po namin. Mm-hmm. Kasali nyo kayo sa purpose. Kasi sabihin sa akin, kay mama mo nagbibigay din sa'yo? Siya po ata. Hindi ko po siya. Kasi bira lang po kami ni mama magkita tuwing Sabado or wala po akong pasok.
Pero gusto mo talaga mapagaling si mama mo? Gusto mo? Opo, opo. Gusto mo magkasama ulit kayo? Oo naman po. Kahit paano hindi ko po magugustong kasama. Hindi ko na nga po nakasama ng 7 years po. Malay mo, may tumulong sa atin na hanggang sa may paggamot si mama mo, ano? Wish po. Magkano ano, ginagastos mo sa isang linggo pagpapasok nyo? Di po ata bababa ng 300 po yun. Yan ang binibigay sa'yo? Hindi naman po siya binibigay sa akin ni Kuya, as in utay-utay lang po siya sa akin ni Kuya. Araw-araw? Depende po sa mood. Magkano bang ano, magandang bang gastos mo pagpapasok nyo sa school? Hindi ko po alam. Para ano na lang po kahit magkano. Ganun po. Uy, mga kalingap. May bibigay ako sa iyo. Pagpasensyahan mo na. Sige po. Thank you po, Kuya. Sana ay makatulong. Wait lang. Dadagdag ako. Haka mga tribon. Para may pang gastos ka sa ano. Pang araw-araw. Ito pa. Pambaon mo. Ano, thank you po. Ang dami lang, Kuya. Hindi naman yan sa akin galing. Alam mo kung kanino galing yan. Doon, kay Guardian galing. Sa taas. Kaya lagi ka lang magpipray na sana matupad ang mga kahilingan mo. Uh-huh. Na malay mo, may tumulong sa inyo. O, pwede kang ano, manawagan dito na kung sino mang may mabubuting puso na makapanood nito, na makatulong kay mama mo. Di ko po lang kung paano manawagan, pero I think kahit hindi na po sa akin yung tulong, kahit na lang po siguro sa mama ko po, na mas nangangailangan po siya ng tulong nang hindi po namin kayang ibigay sa kanya. Yun na lang po sana yung aking pinapanawagan. Gustong-gusto mo talaga na gumaling si mama mo, ano? Sino naman po ba hindi ang gustong gumaling ang isang ina na halos lumaki ka po nang hindi mo naramdaman yung pag-aalaga niya sa'yo. Dapat kapag wala ka sanang pasok, bibisitahin mo si mama mo doon. Di ka naman na mabugbog noon, malaki ka na. Hindi ko, di nyo din po sure. Di joke lang. Di ko naman na po nilalabanan si mama ko. Sana lang po kung tumatahimik. Kung hindi na po ayos yung pagiging pag-usap naming dalawa. Pagpasensyahan mo na lang kasi ganun nga ang kalagay ni mama. Lagi naman po. Kailangan mo na lang intindihin si mama mo. Ano? Saka mabait naman si mama mo. Minsan talaga may time lang talaga na kapag tinatanong mo kung ano-anong sinasabi na hindi mo maintindihan, hindi mo. Feeling ba niya alam mo yung sinasabi niya kahit hindi naman? Ano po siguro, ito lang po yung nakikita ko po sa kanya base po sa observation ko. Noong nakaraan pong Saturday is galing pa ako kay mama. Ano lang po, may kwento po siya sa akin na parang galing po sa past niya. Kuya, kung may naririnig po kayo na hindi niyo po maintindihan at may mga pangalan po na hindi niyo kilala, kuya, ang sabihin ko na lang po sa kanya is galing po yun sa past niya na hindi niya malimut-limutan, na daladala niya pa rin ngayon kasi nga nakabaon po siya dun sa past na parang kahit kailan hindi ko talaga ito malilimutan, parang ganun po yung nasa scenario na isip niya. Kaya pala may mga binabanggit siyang pangalan, ano? Kasi po, base po sa mga kwento-kwento is, si mama po ay, ano po, tawag dito, masama po yung alaala nitong mga nakaraang siglo. Parang nakaraang dekada po. May pangit na pinagdaanan pa si mama mo noon. Madami po. Kaya nga po siguro nagkakaganyan. Kasi si mama mo, matalino daw si mama mo eh. May nakapagkwento sa akin, naka-classmate niya, na taga sa amin, napanood si mama mo, kaklase daw niya. Matalino daw yun si mama mo, magaling daw sa klase yun. Sabi din po ng mga kapatid niya, siguro dahil na rin po na parang, di ko po masabi kung napabayaan ba namin, o actually napabayaan na po talaga namin. Pero hindi naman po ibig sabihin napabayaan na hindi na po namin siya, dinadala ng pagkain sa bahay. Dinadalan po siya namin, lalo na po, tuwing may pagkain po dito, katulad po ng bigas, kapag nagsasahod po sila, kuya, bumibili po ng bigas, nagpapadala po kami sa bahay. Ako chill yung ginagamit. Ako na po yung nadadala. Nagmumotor po ako. Marunong ka magmotor? Meron lang po ako magmotor. Gawa po sa kuya ko. Malakas talaga. Ah, may motor kayo? Hindi po, di ko po masabing sa amin yun dahil na parang hiniram lang po ng kapatid ko sa barkada niya po ata. Hindi ko po sure. Hiniram lang. Ayun, ay di pwede din sana yung service mo pagpapasok. Ihahatid ka. Pero kung ikaw magdadrive, wala kang lisensya. Bawal po. Kasi nga po, under 10 age pa po ako. Hindi pa po yung actually
18 above na pwede mag-drive sa kalsada. Dapat pag magda-drive ka, may lisensya. Huwag kang gagaya sa amin ni Trevor. Nakakukuha ko pa lang ng lisensya. Nakita ko nga po yung maiden nyo kanina. Nasa kutsi kayo. Alay-layo pa po ng ano yung nagbusina na kayo. Sabi nyo nga po, 100 meters po ba yun? Hindi, kay Kuya Erwin TV na kutsi. Shoutout kay Kuya Erwin. Lumakad sila ngayon. Malay mo, sana mailapit natin ito kay Kuya Rab. Baka sakaling matulungan ka ni Kuya Rab. Ay! Actually, nabanggit yun si Kuya Rab. Bakit? Po, nakita ko na po siya nung sakaling nga po ba yun? Dun sa may tapat po ng Dikyo. Ano po yun? October 22 po yun, nakita ko po si Kalingap Rab sa kasi Kalingap Ball na namimigay po ng bigas po tayo nagpapakontest. Bakit idol mo yun sila? Ano po, simula po nung nag-vlog kayo sa amin. parang gusto ko silang maging katulad. Parang ganun po. Na-influensyahan parang nila. Parang gusto mo rin makatulong. Ganun po. Gusto ko rin. Pero di naman po sa pag-vlog na gagamitin. Ano na ako siguro sa basta kung may trabaho ang gusto na mo, ako. May gusto mo makatulong. Kasi parang nanggaling din po kasi sa hirap at alam ko din po yung nararamdaman ng ibang tao. Grabe, napakagaling na bata po talaga nito ni Ana. So, ayan, Annalyn, maraming salamat. Mag-ingat na lang kayo dito. Apo, mag-ingat din po kayo. And, I wish po sa iyo, Kuya, more followers and subscribers. Ay, grabe. Ayan, maraming salamat. Thank you po. Pagpasensyaan nyo na, thank ano. Thank you po, Kuya. Ayan, si James. Ayan, pinsan ko. Hey, Annalyn, mapunta na kami, maraming salamat. Mapicture ka? Sige, picture mapapicture daw po siya. So, ayan mga kalingap ha? Nandyan? Nakita mo na? Sa inyo. Parto. Bakit? Sinjot ako. Kanino? Oo. So, ayan mga kalingap, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang ating video. Ayan, sana po ay matulungan po natin ito si Annalyn kasi gustong-gusto niya din pong gumaling si mama niya para makasama na po niya. Para hindi na siya matakot na samahan si Nanay Maylin kasi nakakaawa din po talaga yung sitwasyon ni Nanay Maylin doon na ganun na nga po sa kabila po ng may sakit na siya sa pag-iisip nag-isa lang siya doon hindi din naman po natin masisi itong si Annalyn kung bakit mas pinili nila na lumayo kasi nga nagiging violente pala ito si Nanay Maylin. Tsaka mas mabuti po yun na ngayon alam na po natin yung dahilan kung bakit mag-isa lang doon si Nanay Maylin. Kasi mahirap naman po yun na isip lang tayo ng isip na hindi natin alam yung side ni Annalyn kung ano ba talaga yung totoo. Kaya minabuti namin po talaga na pumunta dito para ayun nga nalaman namin kung anong dahilan. So ayun, sana lang mailapit natin ito kay Kalingap Rab at matugunan yung hiling ni Annalyn na ipagamot si mama niya. So ina, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nag-share, sa lahat ng hindi nag-skip ng ads, sa lahat ng sumusuporta at patuloy na nagtitiwala sa aking YouTube channel. And maraming salamat po. Stay safe po sa inyong lahat and God bless po. Bye-bye!